Hey everyone, good morning, welcome back to our YouTube channel. Video sa mga bago pa sa akin channel, please huwag po kalimutan mag-subscribe at notification bell para mapot ko kasi mga videos, and then forget to like, share, and comment guys. So maraming salamat po. So ngayon guys, tingnan nyo guys, sobrang aga pa at yung namamaga yung mata kasi nga po kagabi, iyak ako ng iyak. Yes po, kasi nga po nag-aaway po kami ng kapatid ko. So ngayon guys, i-update ko kayo guys sa bahay po namin na pinipintorahan. At the same time, ngayon pong umaga na to, sobrang aga ako nagising kasi nga po ginising ako ni mama para daw makapag-vlog kasi wala pang music. So thank you so much po mother sa palagi po pag-support sa vlog ko. And ngayon, si mama po ay nagluluto na siya at siya po ang magde-deliver ngayon. So tingnan natin sa labas. So sobrang aga pa guys, ba makapal pa yung fogs. Diba? Dahil po dito sa amin ba, mga 6 o'clock pa ata ngayon dito. Nagano na guys, nagsisimula na si mama pagluluto kanina, mga 4 p.m. pa lang guys. Para sa aming negosyo, kunting negosyo guys, pang load. Pang kahapon ngayon, benta namin guys, is binili namin ng ulam namin kahapon, yung sinabaw na isda. Ayan, alam, mayroon ng ano guys, mga tao dito sa amin. So siguro, maibenta din ni mama yung mga paninda niya ngayon. So sana maubos din yung paninda ni mama. So thank you so much guys sa mga suggestion na palitan daw ang negosyo po ni mama kasi nga po malaki-laki lang daw. So tingnan po natin dun sa kusina kasi nagluluto pa siya doon sa kitchen. A few minutes later. Hey everyone, so ano, ang aga-aga pa dito, tingnan niyo sa fogs. Tapos ayan po guys, si mama nakapagluto na pala, kakagising ko lang. And sobrang aga pa talaga guys, sunin yung fogs na sa labas oh. That's already 6 o'clock siguro ngayon, 7. Ayan, tapos binibilang na ni mama guys. Tingnan nyo, ang laki pa rin siya oh. Kahit na pinapalitan na ni mama, malaki pa rin siya guys. Opo. O binibilang na niya kasi daw, siya na daw ang magbibenta ngayon. Kasi kahapon, luging-lugi talaga kami dahil po sa pagbibenta ng ate ko. So ngayon, tingnan nyo guys, binibilang niya ang kanyang pagbibenta ng ganito oh. Masarap ito guys, promise. Ayan. Yan na siya guys. Masal. Ito po. Kahapon lang. Hindi lang talaga na ano. Kasi nga po si mama busy po sa pag-simba. Kasi nga po Sunday kahapon. And binibilang na guys. Buwan na nga ito ma. Bilangin mo na before ibenta. Sarap ito guys. So, tingnan nyo naman guys. Tapos meron pang white sugar para ilagay dyan. Ano ba yung 8? Ayakaw na sa doon. 21. 21 ka po. Guys. Opo. Diba? And guys, si mama ay nakapag benta na guys. So papakita ko din sa inyo yung pagalis si mama. And then ito po yung iwan dito. Sana yung dinala ni mama ay napuno-puno na tupper. Sana po maubo siya agad in Jesus name. In Jesus name. Sana maubo siya agad. Diba? So meron pa dito. Sobrang init pa. I-ano natin ito guys. Itago. Baka may magpunta dito na bata. Batapos kukuha. Kasi dito sa bahay open lang po dito. Kapag sino po yung
Sino po yung sasaka na bata magka-coffee? So ito, itatago natin. Baka, hindi kasi ito ipakain, guys. Dahil, iba kasi yung ipakain, iba kasi yung negosyo ni mama. Kaya nga, kahapon nga, nga po kami nakatikim ng niluto namin kahapon dahil bininta po namin lahat. But sa Tuesday, nalugi po talaga dahil po yung kapatid ko nabinta. Pero ngayon, si mama na talaga ang magbibenta. So, mayroon pa namang lulutuin dyan kasi ako yung naiwan dito. Ako na yung magtapos ng pagluluto. Kasi si mama talaga ang nag-volunteer. Wow. Nag-volunteer ng pagluluto. So, ngayon ipapakita ko sa inyo ngayon ang pagpintura po ng labas namin kahapon. Si Papa lang po talaga ang nagpintura na ito, kulay pink. And sana ko hindi man siya maayos na pagkapintura, huwag siya nang i-judge. Kasi nga po si Papa, hindi po talaga siya totally marunong talaga magpintura. Siya lang talaga ang nag-offer na magpintura siya para lang hindi na kami magbabayad ng tao na magpintura. And guys, magde-deliver na si Mama ng kaniyang ibenta ngayon. So, ayan. Siya na ngayon na mag-deliver. Pagdiyak at haning kuhani pa, oh. Sobrang aga pa dito ngayon, guys, oh. Tingnan nyo naman ang fogs. Good morning, Agus and Mars. Ang busy yung mga tao kasi nga po nagtatrabaho ng kanya-kanyang sakahan. Ayun. O, diba? Si mama, ayan na din. Magbibenta na yan ang kanyang panincha. Siva. So, ayan po si Papa, guys. Nagsisimula na po. Oh, malapit na siyang matapos. Hindi kakasimula. Hindi ko lang po kasi na-video yung kanina kasi may music. So, ayan guys. Ito po ay kulay pink dito. Hindi pa, guys. Dito sa my part nito, hindi pa. So, ang inuuna niya dun sa harap. At saka, ayan guys, dyan, pink. Tapos, ito mga dito is white. Ang color po niyan, white. Pero hindi pa po siya napinturahan ng white. Inuuna lang po ito, guys. Oh. Inuuna lang muna yung ganyan. So, ayan po ang nilagyan po niya ng pintura. Ito yung sahog taapa, may kapintal-pintal na. So, ayan. Si Papa lang po ang magpintura, guys. Kasi halaga, sigay ha, no? Actually, itong pintura na ito, guys, is mura lang talaga ito. Opo. Tignan nyo dito sa labas namin nagulo kasi nga po nagpintura dito. Ayan. Dito, inuuna talaga ito, guys. O, diba? Tignan nyo. Para po hindi po siya mabulok agad dahil po sa palaging ulan dito sa amin. Guys, nakikita nyo inuuna dito kisa sa baba. Ayan siya, guys. Yun dito, ayan po yung pintura, oh. Ayan, kulay pink. Tapos dito, tapos na po niya, guys. Ayan, ito gato doon TV, tapos ini na lang, guys. Ito na lang, guys, ang kulay puti. Ang hindi pa napinturahan. Ayan siya, guys. So, yun. Hey everyone, so nandito na po sa kitchen namin, guys. Ayan. Ayan na po si Papa. Siya po ang nagpintura dyan. Kasi wala na tayong pambayad sa pagpintura. So, siya na lang ang nagpintura, guys. Ayun, tingnan nyo naman, guys. Kulay pink talaga. Pero dito, oh. Hindi pa ito napinturan kasi white ang ipintura. Pink. Tapos, para siyang lapsaw lang siya. Ba? Hindi ko alam po anong tagal yung lapsaw yung... Hindi siya tatali talaga na ano. Kasi nga po, tingnan nyo, parang nag-ano din yung color, yung kulay niya. So, ayan lang muna yung update natin, guys, sa bahay po natin for today's video. So, ayan guys, last na lang po yun na part dyan na mapinturahan po ni Papa. So, kasi wala na kaming pintura na pink. So, gusto ko nga pinturahan yung pintuan namin dito sa kitchen kasi nga po hindi po siya napinturahan. Klarong-klaro po yung plywood. Pero wala na pong pintura, guys. Hanggang dyan lang talaga. So, lapsaw lang ang pintura namin, guys. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng lapsaw. Ayan po si Mama, oh. Dyan may kinakausap po siyang kapitbahay namin na pumunta dito sa bahay na nang hiringi ng
Hindi ko alam kung ano yun. Basta ganun. Tapos, bukas siguro guys, white na naman dyan. So, sa mga maliit na kahoy, white po ang dyan. Tapos, kasi my favorite kulay ko po talaga is kulay pink. Opo, so, ang ano lang talaga guys ng pink is white. Ang magandang i-combine. So, yun, ganun din sa pambut po namin guys. White at saka pink. Tingnan nyo naman yung damit ni Papa. Tingnan nyo kung ano na. Hindi pa yung nakakain guys ha? Kasi gusto niya magtrabaho or kumain. Matapos talaga agad-agad. A few minutes later. So hi everyone. So ayan guys, nakita nyo na pagpintura ni Papa doon sa labas. At si Mama ay nagdi-deliver. So busy po lahat. Tapos yung ate ko naglabada po doon sa baba ng bahay namin. So ano nga ba po ang ating gagawin ngayon? Dahil tayo lang po ang naiwan dito sa bahay. Maghuhugas po tayo ng pinggan na kinainan pito kagabi kasi yung ate ko hindi po talaga yan maghuhugas ng pinggan paggabi. So tayo na maghugas ngayon, tingnan nyo naman kung ano siya. Kaya tatlo lang kami dito guys, apat ba? Oo. Apat lang kami dito sa bahay, medyo madami-dami po talaga kaming hugasin. Opo. Kasi nga po hindi agad mahugasan ng ate ko minsan kasi yung ate ko, alam nyo na kung ano yung mga ginagawa niya pagkatapos ng ano dito sa bahay, maglinis. Naglabada po siya doon sa ano namin kasi si Mama po ang, nakita niyo naman siguro kanina, si Mama po ang nag-deliver. So, yung kapatid ko ngayon ang naglabada. Para sa akin siya ni Mama ngayon, siya muna ang maglabada. So, hugas muna tayo ng ating pinggan. Actually, hindi pa naman kami kumain ngayon ng breakfast kasi sobrang aga pa. Kagabi po ito na kinainan namin, itong mga plato na ito. So, ako lang talaga ngayon ang nandito sa taas ng bahay kasi si Papa din pagkatapos niya nagpintura, nagrelax muna siya at nagpakain po ng aming biik. So, ayun, tulong-tulong lang talaga ng gawaing bahay guys. Kung may mga ginagawa, para hindi mapagod, especially si Mama, kailangan hindi siya mapagod agad kasi nga po, alam niyo naman siguro na mayroon pa siyang ubo. Ano, alam niyo ba guys, tingnan niyo guys, namamaga talaga yung mata ko. Sobrang sakit nga kasi nga may tampuhan kami ng kapatid ko doon sa Bunawan, doon sa bayan ng Bunawan. Wait lang guys ha. May tampuhan kami ng kapatid ko guys. Talaga yung sabi ko nila, taaway, tampuhan lang guys. Kasi nga po, bayaran na po niya ng boarding house. Tapos inaano na niya ako na sa bayaran. Sabi ko nga sa kanya, hindi mo na ako makabayad ng boarding house kasi wala pa tayong pangbayad doon. Sabi ko, hintayin muna natin na makapag-ipon-ipon kami. Tapos magbabayad. Ano naman yung bayad ng boarding house? 1,000 plus 1,080. So, sinisingil daw siya. So, alam niyo ba guys, ang hirap talaga maging breadwinner. Yung ang daming mong kailangang anuhin guys. Lalo yung ate ko doon sa Surigao. Naawa ako sa kanya. Kasi nga po, yung nag-message siya sa akin na alam nyo ba guys na kahit na may asawa na yung ate ko, sobrang naawa pa rin ako kasi kami talagang pinaka-close dati. Kami yung sama-sama kay Papa sa lake, sa aming sakahan. Kami talagang dalawa yung ate ko yung nakapag-asawa. Kaso nga lang po guys, nakapag-asawa siya agad. So hindi naman natin masisisi guys. O pinaaral siya na, alam nyo po ba guys, sa lahat po ng mga sa usapang pag-aaral, ako talaga yung palagi nagsasakripisyo sa pag-aaral, lalong-lalo na dati. Talaga ako nakapaghinto ng pag-aaral dahil yung ate ko dati, pinafocus din nila Mama. Tapos, na-disappoint si Mama kasi nga po, nakapag-asawa agad. Tapos ngayon, yung bunso ko naman ang pinapaaral namin, ako naman yung nagsasakripisyo ng pag-stop ng pag-aaral. Kasi kung magsabay-sabay kami ng pag-aaral guys, saan sila mapangkuhan ng pang-tustos ng pag-aaral. Kaya ako guys, itong pag-vlog na lang ang ginagawa ko kasi malaking tulong naman din ito sa parent ko. Kasi kung hindi ako nagba-vlog ngayon, hindi ko alam kung saan kami kukuha ng pagkain ng araw-araw na wala pa pagkakitaan dito. Diba? So, ayun guys, yung tampuhan namin ng kapatid ko kasi nga po, ang bayad niya ng boarding house, tapos nagkasakit daw siya. Sabi ko, intindihin mo naman kami kasi magbibigay naman po kami kung meron po kaming, meron na kaming pera dito. Alangan naman saan ako kukuha, alam naman magbinurikat ako guys para lang makapadala sa kanya doon, di ba? Kaya yun, alam mo ba guys, madali, nakikita niyo ako sa camera, masiyahin talaga ako sobra, pero hindi niyo alam in person talaga, in actor talaga, makita niyo ako
Madali talaga akong masaktan, madali akong umiyak, pero hindi ko yung pinapakita ila mama. Hindi na nila alam na umiiyak ako kasi nga po, hindi ko yung talaga pinapakita sa kanila na mahina akong tao kasi as a breadwinner, kailangan talaga nating maging malakas palagi, ganyan, para sa family natin. Dubli-dubli kasi iniisip nila mama ngayon guys, kaya yung ate ko, o yung kapatid ko, yung kapatid yung nag-aaral, tapos yung pag... Ang tigas naman itong shooter. Nag-aaral, tapos yung pang sakahan namin, hindi pa kami nakabili ng similya, yung binhi, pang tanim, at saka yung pang spray. So yun, kaya ako talaga yung nag-iisip-isip kung saan ako kukuha ng ikatulong ilang mama. Kasi nga, wala pa tayong sahod. So, yun. Kailangan ko lang ano yun guys, tapusin itong ano kung tas pagkatapos nito magluluto ako ng ulam nila mama para pag-uwi nila, pag-uwi niya, ano lang guys, yung kakain na lang sila at hindi na sila magtatrabaho dito kasi nga po, mga busy na po sila, so kailangan ako na lang mag ano dito sa bahay asikaso para hindi na po dubli-dubli ang kanilang trabaho, di ba? Kasi kawawa naman si mama guys, yung ubo niya, palagi pa rin siyang inuubo hanggang ngayon. Kaya kailangan kong ako muna ang mag-ano dito sa bahay at ikas. Pagkatapos nito, lulutuin ko yung mga naiwan ni mama na hindi pa naluto, so lulutuin ko guys. So ganito kami guys dito sa Agusan Mars. Ang nagawa namin dito sa bahay, tulong-tulong lang para madali yung trabaho. So ipapakita ko din sa inyo ang ano guys, trabaho doon ng kapatid ko guys. Nainitan siya kasi doon lang siya sa baba naglaba. Tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo mamaya. So, anuhin ko muna ito guys. Tapusin. So, babalikan ko kayo mamaya kasi mahaba na yung vlog natin dito lang sa pagbuhos ng plato. So, hindi pa naman ito tapos. Mamaya, babalikan ko kayo kapag matapos ng ating gawain ito. Tapos, pakita ko yung kapatid ko guys. Kung saan siya naglaba. Doon lang siya sa baba ng bahay namin. Hi everyone! So, tapos na po tayo nagpugas ng ating pinggan doon. So, nalito naman tayo sa baba, sa first floor ng ating house. Para ipakita po sa inyo ang aming mga ginagawa dito sa first floor. And then, ayan, inaayos ko po dito. Ano ito po yung mga kangkong guys ay ano po ito, pagkain po na ito ng baboy namin. Kasi nga po yung mga baboy namin, mahilig sila ng kangkong. So, by the way, ay yung ate ko dun sa baba, dun siya naglabada kahit na, ano guys, yung mainit ang araw. So, pakita ko sa inyo guys ha, kung saan siya naglaba. Guys, ayun po yung ate ko. Tingnan nyo guys, dyan siya naglabada oh. Tirik na tirik yung araw. Pero tingnan nyo naman oh. Ang araw guys, kahit maaga pa dito, mainit na po yung araw. Kaya, ayun oh. Kanya-kanya po kaming trabaho dito ngayon sa bahay. Ayan. Diba? Kaya yun guys. Tingnan nyo ang... Diyan siguro kami magdidig ng lupa or else mga tangkong po ito guys ng ano namin. Biik pakayain. Doon kami mag-ano ng... Ano namin oh. Pagkatapos ng mga gawain namin kay yung pagpintura ni Papa, dyan naman dyan kami mag ano ng lupa para sa balon, sa mga suggestion nyo, nagagawa kami ng balon. Dyan kami gagawa sa may part na yan. So, ayun, ang dami mga tangkong dito sa paligid namin. Pero doon si Papa sasakahan namin. Kung ito, tingnan nyo, mga mataba siya guys, ang mga tangkong dito sa amin. Mga healthy. Ayan, nakita nyo na guys, ang mga iba't ibang ginagawa namin for today's video. Actually, next video natin guys, ipapakita ko sa inyo ang finished product ng pagpintura ni Papa kasi hindi pa naman po siya tapos at hindi pa po siya ayos ang pagpintura kasi nga po hindi pa nalagyan ng white pink pa lang po ang lahat na nailagay. So dito tayo ngayon sa kitchen na naman kasi magluluto tayo ng ulam nila mama kasi nga po hindi pa sila nakakain, busy na sa mga trabaho. Oo, kasi yung kapatid ko ba mamaya kunti, tatawag na naman siya. Kaya ngayon, maaga akong nag-vlog talaga para walang disturbo. Gusto kong
maano ko yung mga pagsasalita ko dahil kung mayroon ako mga disturbo, hindi ko maano yung mga nagsasalita sa akin. Meron pa lang ano dito na iwan na. Ano ni mama kanina? Asa na, nagutom na din ako. Ang sarap, ano ito ni mama guys, sobra. Sabi ng tripod ko. Nawala yung tripod. Okay, malilimot din ako. Si Papa, nagpintura rin dito. Nag-start na rin siya ng pintura ng white. So, hindi ko alam kung ano yung... Ay, mayroon pa palang hugasin dito, guys, oh. Yung nilutuan ni Mama kanina, oh. Ang hugasin pa rin ito, guys. Alam nyo ba, todo ano kami ngayon, guys, dito sa bahay. Yung nagluto-luto kasi meron naman po kaming harina dito at mantika na binili ko na galing doon sa bayan. So, luto na luto talaga si Mama at kanina yung binilan talaga namin kung ilan ang maginansya or malugi ba or hindi kasi nga po sobrang mahal po ng mga mantika, harina, tapos diniritan po ni Mama guys pero malaki talaga siya, hindi talaga siya ma-adjust, hindi ko alam kung bakit. Malaki pa rin siya guys, di ba? Nakita niyo naman kanina kung gaano pa rin siya ka lucky. So tingnan yung pimples ko. Basta ma-stress ako guys ng isang gabi, lumabas agad yung mga pimples natin for today's video. So itlog lang siguro lutuin ko at saka sardinas kasi meron naman kaming egg dyan at saka sardinas. So sardinas is life. Dito sa Gusan Mars. Wala pa naman actually, hindi pa naman talaga madami ang isda dito sa amin. Kasi yung nakikita niyo yung Sigalang TV, hindi po yung taga rito sa amin. Yung Sigalang TV, taga lake po talaga yung nakatira. Doon po talaga sa medyo madistansya din sa amin. Hindi po siya taga dito sa amin ha, kasi mayroong nag-comment niya, bakit yung isang vlogger na Sigalang TV daw, marami siyang isda na nakukuha. Actually, hindi po talaga dito, hindi taga rito si Galang TV sa amin. Kung nandito lang kayo, malalaman niyo talaga at makikita niyo ang buong kalagayan namin at ang storya talaga namin na totoong-totoo talaga ang buhay dito sa Agusan Mars na ganito. Mahirap din ang pangisdaan pa dito sa amin kasi nga po, nagbalik-balik yung tubig. Pero kapag mawala-wala na yung ba, marami ng isda. Opo, so ipapakita ko naman sa inyo guys, 'di ba? Kasi yung so sinabi ko na kanina, yung ang sabi nila marami daw kuha yung ano ni Ate Aileen, yung kapatid, yung asawa ni Aileen, ni Mylin Vlog, pero sa ngayon hindi na po nga sila na pangisda. Oo. Kasi bihira lang talagang isda dito sa amin. At meron naman pong tindahan sila Mylin sa pag-vlog po niya. At thank you so much din sa mga sumusuporta kang Mylin. Maraming salamat din po. At bakit daw hindi kami nagko-collab ni Mylin? Si Mylin po kasi doon yung bahay nila. Oh. Opo. Pero magko-collab din kami niyan. Soon. Soon! Opo. So siguro mag-i-off ko guys ang magluto kasi hindi ako makapag-concentrate kung ano talaga yung lulutuin. Kung itlog ba with sardinas or itlog lang. Or sardinas lang kasi meron kaming sardinas dyan. Ito mga sardinas na ito, galing pa ito doon sa bayan, yung pagpunta ko doon, yung pag-uwi ko dito. At itong egg, kunti na nga lang itong egg, parang 10 peraso na lang itong egg. Opo, dahil, yun. Tapos kahapon, yun, diba yung 100 plus ko kahapon nahalin o naibenta natin ng ano natin. So binili po namin kagabi doon sa tita ko ng isda na gurami. Para may sabaw kami kasi nga po palagi lang kami mga noodles. Oh, hindi naman nag-noodles. Itlog, sardinas, bihon, ganyan. So, isda naman ang binili namin kahapon. Kaya thank you sa mga taong bumili sa negosyo namin. Kunting business lamang, di ba? So, iwasan lang natin ma-stress muna sa for this video. So, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aming vlog. So, by the way, ipapakita ko sa inyo tomorrow. Hindi ko alam kung ilan ang may benta. Siguro magla-live kami mamayang tanghali. Siguro, or mamayang gabi magla-live kami mga 8 o'clock hanggang 9 or 10. Magla-live po kami, guys. Sana abangan nyo po ang live po namin. And then, hindi ko alam kung ano naman ang kakainin namin mamayang gabi. Kasi kapag mag-live kami, kakain talaga ko. Para hindi ako mag... So, kaparin yung ano yung... Ano ko, guys? Sikmura. So, kung gusto nyo po kung i-add sa aking mga Facebook account, yung mga Facebook account, meron po sa comment section at saka sa description area. So, see you guys tomorrow and mag-ingat po kayong lahat. Pakishare po ng vlog natin.